Hi again, guys. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Welcome again to my YouTube channel. Welcome to my Korean language class, sa Filipino and English, okay? Welcome, welcome, welcome everyone. Good morning, good afternoon, good evening, kung anong oras kayo nanonood ngayon. So, ito yung continuation ng particles and. Yung nauna na natin is ra, wa and gua, ngayon naman is rang, irang, and hagu. So, itong rang and irang, ito din is and, at pwede rin naman na with, okay? So, review lang natin yung wa and gua. Wa, ginagamit kapag wa, nagtatapos sa vowel. And, ang meaning niya, and, sa Tagalog is at. Tapos, yung gua naman, and rin siya, or at sa Tagalog, connector siya na and. Pero, yung gua, kapag nagtatapos sa consonant. Okay? So, yun yung difference niya. So, yun yung formal way. Pareho lang din silang formal yung rang and dirang sa napagamit ng and sa Korean. So, ngayon, ang last natin sa particles and. Tapos, next video is yung last na talaga sa particles na e and ga. Okay? So, ngayon, our lesson is particles, rang, irang, and hago. Ito din ay and sa Tagalog or pwede ring with. So, ngayon, discuss natin. Basahin natin yung mga example. Okay. So, rang, irang, and hago. Rang, itong pagbasa, R-A-N-G, E, 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 R-A-N-G, and H-A-G-O. K-O, hagu. So, yung rang, rang, use if it's end in vowel. Ayan, vowel, vowel. Okay. Tapos, yung irang naman, it ends in consonant. Ayan, consonant, consonant. Tapos, tong hagu naman na to, used to connect two nouns only. Either a consonant, vowel, ito, okay. Wala siyang vowel. Pwedeng magtapos sa vowel. Nakita nyo, vowel yan. Tapos ito sa consonant nagtapos. Vowel, consonant. So, both are used hago. Tapos ito naman hago na to. Pwedeng end, pwedeng with. So, magkaiba rin yung gamit niya. Mamaya, explain ko, no? So, dito muna tayo sa rang and irang. Ito, pareho lang din talaga siya na rang. Dapat pareho lang siyang rang. Ngayon, yung rang, gagamitin sa vowel. So, yung irang naman, kaya nilagyan ng E para medyo smooth yung pagbigkas niya. Kasi, kung meron dito, masagwa, chicken rang. Chicken rang. Unlike na talgirang. Pag meron kasing word dito, may patchim, patchim na tinatawag o yung final consonant, hindi smooth bigkasin. Parang kakaiba. Parang may napuputol. Basta kakaiba siya. Kaya, to make it smooth na bigkasin, nilagyan nila ng E sa halip na rang lang. So, madali lang tandaan kasi yung isa rang, yung isa irang. Pag rang, rang, so, sa nagtatapos sa vowel. Tapos, pag irang, nagtatapos naman sa consonant, consonant, consonant. Basta may word sa ilalim. Yan. So, ngayon, i-discuss na natin. So, again, see yung standard way of using and or with sa Korean and. Ano? So, ito, pwede rin gamitin both formal sa matatanda at sa mga bata. Okay? So, talgirang subak. Strawberry and watermelon. Strawberry at ano ba yung subak? Pakwan, pakwan, pakwan. Okay, so, orinirang pumu. Okay, orini yung mga bata at parents. Okay, mga bata at parents yung pumu. Okay, so, chicken irang, katulad rin kanina. Chicken, dahil nga, mayroon dito rang, chicken irang, kasi parang masagwang chicken rang, hindi yun, parang hindi smooth bigkasin sa kanila. Kaya, to make it smoother, yung pronunciation nila, naglagay ng E. Okay? Supposed to be rang lang yung pareho. So, chicken irang medyo.
chicken and beer, katulad rin kanina, ay kahapon. Sajon, sajon, irang, pen. Dictionary and pen. Okay? Dictionary at pen. Kabang, irang, pong check. Okay? Bag at, bag and notebook. Kabang and notebook. Okay? So, ito naman yung talgi ay, ito namang hago na to, used to connect two nouns only. So, dyan yung end, pag nagkukonect ng two or three more nouns. So, hindi tayo malilito sa end. And with, kapag end, mapapansin mo, marami siyang, may kinukonect siya na ano, na maraming nouns, even two or three more nouns. Okay? Talgi, hago, subak. Pareho lang sila. Strawberry and subak. Okay? Kongchek, hago, sajon. A notebook and dictionary. Okay? O, pansinin nyo to. Ito with do. So, sonsengnim hago, chomshim mogoyo. Okay? I will eat lunch with my teacher. Sonsengnim hago. So, ito. Ano na to? With na to. Ito end. Okay? Sonsengnim hago, chomshim mogoyo. Okay? Oh, I will eat lunch with my teacher or I eat lunch with my teacher. So, diba? Buong sentence na siya, pero pwede ka rin naman gumawa dito ng buong sentence. Pero dito, mapapansin mo, nagkukonect ka lang ng dalawang nouns. Pwedeng three or more nouns. Ito namang hago na to, parang may ginawa ka with somebody. Okay? Kaya nga with. Okay? So, I'm saying with my teacher. With teacher. Okay? Ikaw at yung teacher, kumain. Yun ang ibig sabihin yan. Sonsengnim hago, chomshim mogoyo. Chingu hago, yongwa buro kayo. I will watch movie with my friend. Okay? Okay, ulitin natin. Sonsengnim hago, chomshim mogoyo. Chingu nun friend with yongwa. Again, lagi kong sinasabi, ang kabaligtaran natin yung ano yung sentence structure noon. 'Di ba sa atin subject, verb, object, dito naman subject, object, verb. Laging mahuli yung word or ay verb or yung action word. Tingnan mo. Chingu hago yung wa buro kayo. Ang ibig sabihin nito, I will watch buro. I will watch movie. I will watch movie. Okay, ulitin natin. I will watch movie with my friend. With my friend. Pabaligtad, diba? Ito yung verb eh, yung waburo kayo. I will watch movie with my friend. Okay? I will watch movie with my friend. Okay? So, ganun ang structure nila. Okay, so again, ulitin lang natin. Okay, so yung rang, ginagamit pag sa vowel. Yung irang is a consonant. Vowel, vowel. So, talgi rang subak. Ang talgi is strawberry. Strawberry and watermelon. Okay, strawberry at pakwan. Okay, urin nirang pumu. Okay, yung children or yung mga bata at with parents, children and parents. Okay, so chicken irang, nagtapos na siya sa consonant. Meron ng word sa ilalim. Basta may word sa ilalim, ang lagi kong sinasabi, consonant yan. Okay, so chicken irang medyo, chicken and ang medyo is beer. Sajon irang pen, ang sajon is dictionary, dictionary and pen. Kabang irang kongchek. Ang kabang is bag. Ang kongchek is notebook. Kabang and notebook. So, again ito. Again, talgi rin. Talgi hago subak. Okay? Strawberry and watermelon. Kongchek hago sajon. Ang kongchek is notebook at dictionary. So, yung hago na to, pwede siyang pwedeng bowel, okay lang, hindi katulad dyan na pag bowel, iba. Ito namang hago, kahit sa bowel at consonant, parehong ginagamit. Ginagamit din, pinagamit ang hago kung pwede rin siyang
vowel at pwedeng consonant. So, both consonant and vowel ay ginagamit sa hago. So, ito, talgi, hago, subak, and yan. Kongchek, hago, sajon. Talgi is strawberry and watermelon. Kongchek is notebook and sajon is dictionary. Okay, strawberry and subak. Talgi, hago, subak. Notebook, hago, sajon. Kongchek, hago, sajon. Notebook and dictionary ang sajon. Ito naman is with. Sonseng nim hago, chomshim mogoyo. I eat lunch with my teacher. Or I will eat lunch with my teacher. Kakain ako kasama or with my kasama ko ang guro ko. Then, chinggu hago, yongwa buro kayo. I will watch movie with my friend. Chinggu is friend. Yongwa is movie. Buro kayo is watch. Will watch. Okay. So again, ito yung last particle sa end. I hope na kung may mga tanong kayo, comment lang kayo. Okay? So comment. At kung nalilito kayo sa vowel and consonant, as what I said, tingnan nyo lang yung mga previous upload ko, nandun yung mga consonant, nandun yung mga vowel, okay, separate sila. So, kung medyo nalilito kayo dito, lalo na sa mga baguhan, puntahan nyo muna yung mga nauna kong upload, dun saan dun ko diniscuss yung alphabet, alin ba dyan yung mga consonant, alin ba dyan yung mga vowel. So, once again, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe, like, and click the notification bell para lagi tayong updated sa mga susunod ko pang video for more videos at sa mga pag-aaralan pa natin. So again, reviewin lang uli natin to bago tayo mag-end. Korean particles rang, irang, and hago. Ang rang, use if it is end in vowel. Sila yung standard, itong mga to, standard way of using end and with. Okay? Yung irang naman, if it is end in consonant. Tapos yung hago naman, dalawa, pwede siyang end at pwede siyang with. Pag end, use to connect nouns, two or more nouns only. While yung with naman, madali mong matandaan kasi you're doing something with somebody. So, ikaw at meron pang isang tao. Okay? So, kaya madali lang. So, again, rang and irang. Talirang subak. Strawberry and watermelon. Orinirang pumu. Okay? Kids or yung mga bata or children and parents or okay, mga bata at mga parents, mga nanay and tatay. Ito naman, chicken irang medyo, chicken and beer, sajon irang pen, dictionary ang sajon, tapos pen, yung pen din. Ito naman, kabang irang kongchek, ang kabang is bag. Bag, ang kongchek is notebook. So, bag and notebook. So, ito namang hago na to, nagkoconnect ng two or more nouns, and siya sa English. So, talgi, hago, subak, strawberry, and watermelon, kongchek, hago, sajon, notebook, and dictionary. So, again, yung end na hago, pwede siyang mag-end sa vowel at sa consonant. Both ginagamit. So, walang ano, hindi katulad niya na magkaiba yung gamit. Ito naman, hago na to na end. Pwede siyang mag-end sa vowel at sa consonant, yung end. Well, yung with, ganun din naman. Pwede siyang maging vowel at pwede rin siyang maging. So, both vowel and consonant are used sa word na hago. Okay? So, kaya lang, silang dalawa is magkaiba. Yung hago na yan is end and with. So, again, yung hago na end is used to connect two or more nouns. Okay? Only. While yung with, meron kang somebody with you. Okay? Basahin muna natin to. Talgi, hago, subak, strawberry, and watermelon. Kongchek, hago, sajon, notebook, and dictionary. Sonseng nim hago chomshim
Mogoyo. I will eat lunch with my teacher or I'll eat lunch with my teacher. Chingo hago yongwa boro kayo. I will watch movie with my friend. Chingo is friend. Okay, so much for that. Thank you for watching. At sa mga may question again, sa mga medyo nalalabuan, please comment and ask question. Okay, so once again, thank you very much for watching. Stay tuned lang lagi. So last na sa Korean particles, last na talaga yung i and ga. Okay, so once again, thank you for watching. Don't forget to click like and don't forget to subscribe and share and click the notification bell para lagi tayong updated sa mga susunod pang video. Okay, so thank you so much. Thank you for watching. Bye for now. Stay tuned. Bye!